Team Lacson. Sino mag-break? Kapoy na? Okay, okay lang. So, proceed na tayo para mabilis. I only need siguro 30 minutes to 1 hour of your time, ano? I understand that you had a long day. But, you know, we're thankful to Mayor Diamante for this opportunity to present to you what we think, you know, will benefit you more than my team and myself. As we go on, you will understand what I mean, you know, na ito para sa mga NGOs. Ito kasi mas matagal na advocacy namin, yung sa national budget. And I'd like to ask you first, kailan nyo first na naramdaman o nakita yung benefit ng national budget sa inyong mga towns, sa mga bayan? Meron ba rito makapagsabi na meron kayong nakita, naramdaman from the national budget, ah, hindi yung local budget na sarili nyo yung sikap? Do you have something in mind? Wala siguro, no? Ayun, we'll enlighten you as we go on. Ang tawag dito, ito yung equitability do sa national budget para sa LGUs, ano? We may not realize it, pero malaki yung budget ng Pilipinas. For 2016, yung proposed budget, as you may have read in the papers, eh, 3 trillion, di ba? 3.002 trillion. 2015, yung present, 2.6 trillion. Yung 2014, 2.2. 2013, doon lang tumunta sa 2013. Kasi nga, yung 2013, ito yung available yung data from the BLGF, yung Bureau of Local Government Finance. Since, ito yung demographics ng Pilipinas. Ano? All in all, meron tayong 81 provinces, 144 cities, 1,490 municipalities, and 42,026 barangays. And then since nandito tayo sa Region 7, apat yung provinces dito composed of, you know, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, merong 16 districts, 116 municipalities, 16 cities, and 3,003 barangays. You know? And since nandito tayo sa Cebu, diretso na tayo, 9 districts, 9 cities, 44 municipalities, 1,203 barangays. Okay. And since, ang nag-invite sa amin, courtesy ni Mayor Diamante, tubura na yung gamitin nating parang case study. No? Well, sa yung tuburan, meron 54 barangays. Sa bawat barangay, not only tuburan, but in all your barangays, there is one Victor de la Cruz. Ito yung kabarangay ninyo, no? Na meron siyang dream, meron siyang aspirations, doon sa mga barangays ninyo. And ito, sama na rito yung mga, siguro mga farm to market roads, livelihood projects, barangay bridge, kung sira o kaya wala gagawin, water supply, siyempre school building, and so forth and so on. Sa kinuwenta niya ito, in his mind, ang total na kailangan sa isang barangay para lang matugunan yung mga basic na mga kailangan doon, nasa mga 12 million pesos. Pero ang national average income ng isang barangay nasa mga 1 million lang. Merong barangay siguro mga 500,000 lang, merong barangay mahigit 1 million, but ang national average nasa 1 million. So, siyempre pupuntahan yung barangay chairman ninyo, sasabihin ni Victor, eh Mr. Chairman, alam nyo, ito yung naisip ko para sa barangay natin, baka naman pwedeng magawa natin ng paraan. But then, i-explain niya nga, alam mo, 1 million lang yung ating income sa barangay. And out of the 1 million, siyempre yung 550,000, yung 55%, pasok na yan sa PS, sa personal services. And then yung 10%, pasok pa sa SK, so ang naiwan na lang sa barangay, 350,000. So ano mangyayari sa 350,000 kung ang kailangan ni Victor de la Cruz of the barangay, eh 12 million, ano, yung initial, yung para startup. So natural, si Barangay Chairman, sasamahan si Victor sa inyo, kay Mayor. E di sasabihin ni Barangay Chairman, Mayor, baka naman pwedeng tulungan nyo kami, kay Mayor Diamante, kay Mayor June, ano?
kasamahan, sabihin niya, like a father to Victor and the chairman, sabihin ni Mayor June, oh, sige, gawa tayo ng paraan. Pero alam mo, ang income ng ating municipality, ayan, please validate, Mayor June, tama ito, no? 2013, ang total income, yung total receipts actually, composed of local sources at saka yung external sources, abot lang ng 105. Well and good, kasi ang average national, ang national average income ng bayan, ang bawat bayan sa Pilipinas, 100 million eh. So again, pero yung sa development, di ba, ang pwede lang gamitin 20% of IRA. Dahil ganun din, yung local sources eh, ano na yun, eh, hati-hati na yun, marami mga paggagamitan yun. But then yung 20% of IRA, yun lang pang local development fund. So 18 million lang. Eh sasabihin ni Mayor June, eh 18 million lang yung pwede sa development, eh 12 million sa barangay. Eh ang barangay natin, 54. So pag hinati natin, siyempre hindi naman pwedeng isang barangay lang o yung barangay lang ni Victor de la Cruz yung tutulungan. Pag hinati-hati yun, ang kaya lang ibigay ng tuburan, 340,000. So again, sabi ni Mayor June, hindi, punta tayo kay Mayor Junjun, hingi tayo ng tulong. So, Governor. So punta ngayon sila kay Mayor June, ang income ng Cebu, ang annual budget, eh nasa mga 2 billion, ano? 2 billion pesos. But then, ilan yung barangay sa Cebu? 1,203. Pag hinati-hati, at saka 9 cities, pag hinati-hati ng probinsya, yung IRA na 2.006, ang IRA is 1.821 billion, ano? Out of the total receipts of 2.5 billion pesos. So yung 1.82, 20% ang pwede sa local development fund. Ang kalalabasan niyan, 364 million, i-divide mo sa 1,203 barangays, ang pwede lang ibigay ng provincial government, 302,000 per barangay. So ito na, nahilo na ngayon si Victor de la Cruz, anong gagawin natin? Now, we'll present to you yung sagot doon sa mga aspirations ni Victor de la Cruz, aspiration ng barangay chairman, aspirations din ng mayor, pati ng governor. So, gamitin natin yung budget noong 2013. Kasi nga, ito yung pinagbasihan natin dito, na ito pa lang available sa BLGF na data. 2 trillion 2013. Now, based on our scrutiny of the budget, ito, continuing study, ano, for 12 long years, from June 2001, hanggang June 2013, that I stayed in the Senate as a senator, no? Pag-aralan, I studied, nag-consult ako, nag-attend ako ng mga committee hearings, nag-interpelate ako sa floor, nakipag-debate ako doon, and most of the time, nag-volunteer pa ako maging member ng oversight committee, yung ano, yung bicameral conference committee para yung disagreeing provisions between the House and the Senate eh, mapag-usapan. And we came up with this conclusion. This is born out of continuous and long study of the budget. Ano? Yung tatlong components ng ating budget. Yung tatlong components ng budget natin, yung tinatawag nating regular budget, yun ang una. Ito yung budget ng lahat ng mga national agencies, mga bureaus, kasama na yung OBP, kasama na dyan yung sa Korte Suprema, lahat ng ahensya, pati yung DOCCs na andyan, ano? So, ang budget, ang regular budget na lahat ng ahensya, 982 billion. Kung makita nyo rito, ano, yung Congress, 10.4 billion pesos. Yan ang both houses, ano? Ngayon, on a per capita basis, kasi ilan ba yung congressman? 292. Yung senador, 24. So ilan yan? 316. Ano? Kung ikukwenta nyo on a per capita basis, number of legislators, di ba 48 million mahigit per legislator? Kasama na dyan yung siyempre mga staff, kasama na dyan yung staff ng Senate, staff ng Congress. But I personally think, yung bawat on a per capita basis, they can subsist, they can survive, siguro mga 10 to 15 million per legislator. Ngayon, yung iba rito, pinag-aralan namin, dyan maraming lump sums, ano, mga national agencies. Ang dami discretionary funds. So sabi namin, bakit hindi natin pag-aralan kung saan tayo pwedeng kumuha dyan sa regular budget
And then the next item, which is yung special purpose funds. Ito yung Malacanang fund dito, tinatawag dito yung non-permanent in nature. Talaga discretionary, ito yung pang-support sa regular budget ng mga agencies na ginagamit. Pag may kulang, susuportahan out of the special purpose funds. At ito yung subject sa special provisions, ang noong 2013, 385 billion yan. No? Ang susunod yung automatic appropriations. Malaki rin yan. Ang automatic appropriations, pumapalo yan ng 755 billion. Now, we go back to the three. And ang ginawa namin, pinag-aralan namin, easily, we can set aside 300 billion from the regular budget, 150 billion from the special purpose funds, at saka 50 billion galing sa automatic appropriations. Maluwag yun. Just by simply following the guidelines of COA. Wala na maraming usapan. Basta yung mga agencies, sumunod lang sa guidelines ng COA, like yung expenditure, yung procurement, hindi irregular, hindi unnecessary, hindi extravagant, hindi excessive, at hindi unconscionable. Yung lang limang guidelines na yon, easily we can set aside 500 billion. Now, let's ask ourselves, anong magagawa ng 500 billion sa mga LGUs? We will show you. Yung 500 billion, ito, in-extrapolate lang namin ito, this is something that's not permanent. Hindi absolute numbers ito. No? Parang ginawa lang natin, imagine kung yung 500 billion, binigyan natin ng 1 billion each per year, yung bawat probinsya 81. So that's 81 billion. Kung bibigyan natin lahat ng cities ng 300 million, 43 billion ang total. Yung 1,490 municipalities like Tuburan, bigyan natin ng 100 million per year, 149 billion yung total. And then yung 42,026 barangays times 5 billion na lang, 5 million na lang, huwag natin sabihin 6 million para hindi tayo lumampas ng 500 billion. Ano? Ang magagawa niyan, idadagdag nyo doon sa 20% of IRA for development because ito hindi pwedeng i-convert naman ito sa MOE or sa sweldo, sa PS. Ano? Sabihin natin, ibuhos natin sa local development ng inyong mga lugar and meron naman kayong mga local development council, di ba? Yung barangay development council, represented naman yung congressman dyan, nandyan yung sanggunian barangay, sa municipal, nandyan din yung mayor, sanggunian bayan, represented din yung congressman, multisectoral, ano? Pati si Victor de la Cruz, kasama nga dyan eh, pagka pwede siya makihalo na makipag-contribute sa pagpaplano kung ano yung mga priority projects doon sa inyong mga towns at saka sa mga barangays. Kasama rin yung barangay sa discussion sa lahat na yan, di ba? So, you can just imagine if every municipality in the whole country, hindi lamang Tuburan, merong 100 million pesos on top of the 20% of IRA na pwedeng gamitin sa local development. Ano magiging epekto niyan? Meron pang 1 billion yung probinsya, merong 100 million yung municipality, merong 300 million yung city, at merong 5 million yung barangay. Di ba napakaraming projects niyan? And si Mayor June, hindi naman siya mag-import siguro ng laborers, sa mga trabahante, manggaling Cebu City. Kasi Cebu City, meron din siyang 300 million. Kailangan din niya ng mga workers para sa mga infrastructure projects, livelihood projects, and so forth and so on. So, hindi ba pagka maraming proyekto, ang consequence nun, ang resulta nun, maraming trabaho. Pag maraming trabaho, yung mga constituents ninyo, may pera yung bulsa. Baka kulang pa yung nando sa inyong towns, kasi iba, may mga trabaho naman talaga yon. So, most probably, pati yung mga squatter doon sa Metro Manila, na taga Cebu, taga Tuburan, baka mag-uwian pa. That sabi ng mga kamag-anak, balik kayo rito kasi dami nating trabahong available dito. And mind you, this is year after year after year. Kung ilang taon kayong mayor, ganun darating yung pondo. And tataas pa yan because sabi ko, we're just basing it on 2 trillion. No, pagdating ng 2016, that's 3 trillion pesos. But never mind. Ipako na lang natin sa 500 billion yung na-set aside for LGUs.
we may not realize it, and that's the reason why we are going around talking to the mayors, talking to the governors, talking to the barangay chairman. Kasi gusto namin ma-enlighten kayo, we want to educate you, we want to inform you. Because when you come face to face with national leaders, at least you know na merong ganitong potential sa budget na bakit hindi trickle down sa mga localities like Cebu province. Kaya nga unang tanong ko sa inyo kanina, sino ang sa inyo nakaramdam ng benefits o yung biyaya galing sa national budget in recent years? Like say this year, meron na ba kayong naramdaman sa bayan ninyo na merong benepisyo nang galing doon sa 2.6 trillion pesos? Probably none. Dahil hindi naman kayo involved eh. Kasi pagka nagkaroon ng budget call, alam nyo yung process ng budget, may preparation, of course, merong legislation, tapos execution, of course, papasok na rin yung auditing, ano? Tsaka yung monitoring. Hindi napapasali yung mga LGUs kasi hindi talaga kayo kasali dahil puro mga national agencies. But then, what happens pagka sila-sila lang nag-uusap sa national level, sa Metro Manila, for example, yung mga NCR-based mga agencies? Eh, siyempre, kung ano yung mga interest doon, hindi naman talaga nakukonsider kung ano yung priority projects o priority programs ng mga municipalities, cities, and provinces. No? Dahil sila nandiyan nang didetermine. Kailan kayo huling nagpunta sa, say, DPWH? Para makiusap. Kami, meron kami project dito. Gusto namin sana maisama sa programa ninyo na sa ganun magawa itong aming kalsada. Siguro maraming beses. Pero ilang beses kayong bumalik sa town ninyo na wala nangyari? Marami rin beses. Kaya ang nangyayari, papasel kayo sa Metro Manila, magkakalayo pa naman yung mga opisina ng mga departments doon. Iikot kayo Quezon City, Manila, Makati, kung saan sa kayo pupunta. Misa, wala naman kayo napapala. And yet, andyan yung sagot doon sa mga kailangan nyo doon sa inyong mga barangays, sa inyong mga towns, sa inyong sa mga cities. And halimbawa, this is just an example, ano? Itong distribution, yung 81, yung 1 billion, 300 million, 100 million, 5 million, ito pwedeng integrate in a province. Say, water supply. Halimbawa lang, no, Cebu, province of Cebu. Walang water supply. Kasi hindi lahat nakakadinadat ng water, ng tubig. Ano? Pwede mag-usap-usap yung provincial sa provincial level at saka yung municipal barangay level, mag-integrate tayo. Para mabuo yung water supply system sa buong Cebu, baka pwedeng kami, provincial government, sabihin ni Governor Junjun, o sige, mag-set aside kami doon sa 1 billion namin, mag-set aside kami ng 300 million. O ilan yung towns sa Cebu? 44. O baka yung 44 towns, meron kayong 100 million, baka pwede mag-set aside kayo ng 30 million muna for this year. O lahat ng barangays, 1,000 plus barangays, meron kayong 5 million. Baka pwede mag-set aside kayo ng 2 million dyan o 1 million para mabuo lang natin yung water supply. You can just imagine what you can do from the national budget if sa pagpaplano kasama kayo, may listahan kayo kung ano yung mga priority projects and then ma-implement. You also have your own municipal projects, di ba? Meron kayong yung probinsya, meron sariling provincial projects. Barangays, meron din barangay projects. Yun ang far-reaching result saka consequence noong pagka yung budget nakarating sa inyo, yung development, kayo na mismo magpaplano, kayo na mismo ang mag-implement. But of course, for every responsibility na binibigay, alam naman natin, basic naman sa leadership yan eh. Pag binigyan ka ng responsibility, merong accountability. And I cannot see a mayor na alam niyang may co-compare siya with the other mayors kasi katabi lang yung bayan eh. Eh kung pare-parehong nabibigyan ng tigwa 100 tapos sa isang bayan wala nangyayari o konti lang nangyayari,
kukumpir sa mga constituents niya, bakit po sa kabilang bayan, ang dami mga projects doon, tuloy-tuloy. Bakit sa bayan natin, wala nangyayari? So, alam nyo rin yun, because pananagutan nyo yun sa inyong constituents, for sure, makipag-compete kayo how to develop your own localities, your own municipalities. Hindi ba? Di ba ganun ang ano? So, now, the reason why we're imparting this information, this knowledge to you is precisely what I said earlier. When you come face to face with national leaders, you should be able to argue na andyan ang laki-laki ng pera, bakit hindi kami kasali? And without you knowing it, how can you argue? Di ba? Kaya ito yung parang naging personal advocacy ko with the help of my team, ano? Na sila yung talaga naghahanap sila, kaya nga umabot na kami na nakapag-identify kami sa 2015 budget. Ang dami palang lamsam doon. So far, ang nakita namin out of the, kasi 34 lahat yung agencies, national agencies. Ang tinignan na lang namin, kasi yung mga major agencies yan, nasa 21 eh. Nandun pala kami sa 11 out of 21. Eh yung na-isolate naming lamsams, pag sinabing lamsam, discretionary yun eh. Discretionary on the part of the head of the agency. Discretionary sa department head or bureau director, niyaman yan sa administrator. Discretionary fund. Ano bang effect ng or danger ng discretionary fund? Hindi ba pagka may discretion, ito'y prone sa misuse, sa abuse, sa corruption? Kasi discretion eh. Eh ba't hindi na lang natin ibaba ito sa mga LGUs? Bigyan natin sila ng responsibility. Anyway, they will not be mayors if they're not responsible enough. Hindi naman siguro sila i-elect nang wala silang nalaman sa development, because that's part of your duties. That's part of your functions. I-develop yun yung lugar. But then, how can you develop kung wala kayong pera? Di ba yun din ang reason why yung local development council, now how often do you meet yung say development council ng sabihin natin anong town mo, mayor? O yun, ilang beses ka nag-meet yung local development council in a year? Twice a year. Minsan tinatamad pa kayo kasi mag-meet kayo, paplano kayo, eto yung priority projects, wala naman kayong pera. Di ba nakakatamad mag-meeting, usap kayo, usap ng plano, wala naman kayong pera ang gagamitin. Eh kung meron ganito, siguro sipaging kayo, baka once every quarter nagmi-meeting yung local development council. So you can come up with a plan to be submitted to say the provincial development council, regional, and probably national. But the initiative should come from you, because more than anyone else, kayo yung nakakaalam, ano ba yung kailangan ko sa probinsya? Alam mo, galing kami sa La Union. Yung town mayor doon, maliit na bayan, Luna. It's a fifth class municipality. Ang potential nila doon, aside from yung seven iba-ibang kulay na mga bato ina-export sa Korea, wala silang support. Pinupulot lang nila sa may, of course, may permit sila sa DNA, pinupulot-pulot, parang basket-basket lang. Eh kung meron siyang pondo sa 100 million, pwede siyang gumawa na para talagang mag-produce na maganda, i-export nila sa Korea. Tourism, meron silang potential. Nagpunta kami sa Surigao, merong mayor doon. Sabi niya, Senator, 2 years na akong follow-up, kasi 17 kilometers na road, i-concrete. Sabi niya, wala nangyayari, talagang wala. As in, nagmamakaawa siya parati sa Manila. Biglang, one day, one fine morning, dumating yung taga-DPWH, may dalang nandun yung contractor, biglang widening. Sabi niya, teka ho, wala pa yung kalsada, i-request ako ng request eh. Eh, ba't widening? Eh hindi, ito yung nabid na ito eh. At saka ito yung gagawin namin eh. Ayun, awa ng Diyos. Walang kalsada, may widening. Eh kasi hindi alam, nakakaalam yung mayor, hindi naman naiintindihan sa national, ginawa yung widening. So na-widen, wala naman palang kalsada. But then, this actually happened. And itong numbers na pinapakita ko sa inyo, somehow, na-validate. Because in Mindanao, again, merong mayor doon, sabi niya, nung nakita niya ito, sabi niya, totoo po yan, kasi alam niyo, minsan napasyal dito si Secretary Abad.
Ang sabi ro sa kanya, Mayor, alam nyo, actually, kaya namin kayong bigyan 150 hanggang 200 million. Kaya lang, baka wala kayong absorptive capacity. Alam niya, ang ibig sabihin na absorptive capacity, meron kayong pera, hindi niyo alam kung anong gagawin. Eh bakit kayo papangunahan ng DBM na hindi niyo kayang gamitin yung pera for development? Or, kung merong town na walang absorptive capacity na sinasabi nila, edi i-capacitate natin because there's a lot of technical people available. Maski hindi na sa national government. Kami nga, nabuhay kami doon sa yung pag-ano ng Yolanda, USAID. Tumulong to capacitate. Diba, meron mga, ewan ko kung sa Cebu, meron kayo napadala yung mga tinamaan ng Yolanda, Northern Park, na kina-scholar natin sa Development Academy of the Philippines, diba? Dahil para mag-master, kumuha ng masteral course para sa development. We can do that on a national level, national scale. Na kung walang kapasidad yung munisipyo dahil yung mga staff ninyo kulang sa technical know-how, edi paarali natin para magkaroon ng ano. So, you can plan properly and you can implement properly. But the bottom line is, kailangan may wherewithal, kailangan merong means. And the means, andyan lang, nasa national budget. You may not realize it, but it's all there. And that's the reason why we are here. Alam ko, pagod na rin kayo dahil kanina pa kayo nakikinig sa lecture, but I hope we're able to contribute something to your knowledge. Kasi ang alam ko, yung, di ba, yung knowledge, you derive power from knowledge. Kasi kung hindi mo alam, eh kung ano na lang yung i-ram down your throat, oo na lang kayo ng oo. Dahil hindi nyo alam kung ano i-argue nyo eh. We're also planning to parang mag-ano ng material para dito, no? Para you can also inform your other, yung mga kapwa mayors nyo who are not here, and the other mayors all over the country. Kasi nga, di ba, Mayor Jun, nung tayo sa Bigan, yung LNP Luzon, we presented practically the same slides, you know. Na, no, and we had a healthy discussion there na kung paano magawa. Because hindi naman ito yung parang overnight lang. Pinag-isipan na. Pwede ko magtanong? Sige, Mayor, of course. Anybody, actually, if you're interested, nung nagsalita kayo, kasi inahabol ko yung ano yung flight from Lawag to Manila, so hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. So hindi ko alam kung anong mga tanong ng mga mayors doon. Hindi ka nawabot, oh. Hindi na ako. Kasi nung mag-upisa ka magsalita, medyo nag-excuse na ako, sinabi ko doon kay Mayor Sandy na maungan ako. Now, ito lang ang isang concern ko is, nung last April, nung General Assembly namin, last April ba yun? So, National Assembly. Meron kaming request na sana ma-approve yung, actually, nung magsalita nga si Mayor Sandy, para pang nagmamakaawa siya na sana i-approve, no? Tapos lagyan ng i-certify as urgent yung request namin na 50-50 doon sa taxes, tapos isama yung collection sa Bureau of Customs para sa IRA. Actually, ang nangyari ko is, sagot po doon sa amin is parang negative po. So, how much more kung yung figure na yan ang hihilingin natin, no? Sana, mapagtuunan ng pansin. Dahil, yun na lang, napakasimpleng ano, na pwede naman, viable naman, hindi nga maibigay, how much more itong malaking chunk ng budget na mapunta doon sa pag-government unit? Yung sinasabi mo, Mayor Jun, na tungkol sa yung para tumas yung IRA, di ba? Yung yes, share doon sa yes, collection ng Bureau of Customs. Eh, nasa Supreme Court pa yun eh. Pero yun nga po, nag-file si, I think, si Governor Mandanas, ano? Actually, ang hiling lang ng ILP doon is i-certify lang po as urgent, no? So, at least, mabigyan ng action or magawa ng paraan. So, yun nga, maliit na bagay yun. Kumbaga sa ano, maliit na bagay lang yun. Hindi ka na nabigyan ng... Alam mo, in that dialogue yun, doon sa Bigan, kasi umalis ka pala, no? Alam mo, naging sentiment doon, at least, 3 mayors took the floor, no? And ang suggestion nila, they actually filed a motion, ano, verbal motion. Sabi nila, let's adopt a resolution na ito yung sabihin natin. And let's see how the national government will react.
Yun ang naging move nila. At sabi ko nga, kasi you're organized naman eh, as LMP. So, why can't you band together and, you know, talk in one voice para sabihin niyo, alam namin na sobra yung budget. At talaga naman sobra eh. Hindi naman kami para mambola pa sa inyo na sobra. Talaga sobra. Hindi nga lang bumababa sa mga LGUs because ang gusto nyo, kasi ang kalakaran ng politika sa atin, tuwang-tuwa yung mga national government na kayo, luluhod-luhod doon. Kasi, pang ano yan eh, let's face it, pang politika, mayor, supportahan mo ako para bigyan kita ng project na ganito, project na ganito. Bakit for every project, kailangan makiusap kayo, samantalang pwede namang kayo na yung mag-initiate ng plano, sa inyo na mag-initiate yung implementation, tapos, of course, you are accountable. But as long as the national budget is distorted, you know, there's a great disconnect between the national and the local, wala talagang mangyari sa buhay natin. Ako, I'm just after, you know, yung development talaga mag-spread out. Kasi meron talaga na iiwan eh. Again, I will relate to you an experience in Leyte. I went to Leyte, no, sa Tanawan. And andun yung mayor ng Tabon-Tabon. Alam niyo yung income ng Tabon-Tabon Leyte? Yung local sources niya, 1 million. Eh yung 1 million, yun yung sa barangay eh. Eh pagka inalis pa yung 550 sa PS, inalis yung 100,000 doon sa, para sa SK, naiwan kay mayor ng Tabon-Tabon, 350. Ang ira niya, 23 million. So meron siyang 20%, 4.6 million for local development. Ano mangyari sa, hindi na makabangon yung Tabon-Tabon. And I'm sure, there are municipalities or there are towns in Cebu na similarly situated. So, ang suggestion nga namin is, it's about time na yung voices nyo should be heard. Kasi, paano naman kayo makipagtalo kung hindi nyo alam ito? And that's the purpose why we are transmitting all the information to you. So, when you, again, when you talk to your to the national leaders, whoever comes here, makaharap nyo si Presidente, si Pinoy, or whoever becomes President after Pinoy, paglaban nyo ito, sabihin nyo, 3 trilyon na nga, pinagbasihan nga lang natin, 2 trilyon eh. May 500 billion na eh. Kasi nga, ano eh, medyo oppressive, di ba sa Cebu, galing ako sa Cebu, Metro Discom ako, di ba dito, yung byword dito, yung Imperial Manila, na hindi naman talaga nakababa sa probinsya kasi gusto talaga doon, pupunta kayo, makikiusap kayo. Kasi pag nakikiusap kayo, meron din silang hihingi sa inyo. Di ba pwedeng taon-taon na lang, ibigay na lang ito, and then you make yourself accountable kung sasalbahin niyo yung pera. And I don't think you will do it because, eh, sabi ko, i-compare kayo kung magkalapit na bayan, bakit masenso yung kabila? Yung kabila, hindi. May tanong kami, ha? This Senator, thank you for enlightening us on this. This is different from the bottoms up policy now being bottom up budgeting. Yes, but budgeting. Alam niyo kung magkano lang yung bottom up budgeting yan? Noong 2013, 8.3 billion. Yung 2014, 20 billion. Kaya nangyayari sa bottom up budgeting, di ba pinakamalaki na makuha nyo nasa mga 12 to 15 million? Ganyan lang eh. Tapos, pahirapan pa. Kasi, bigyan kayo ng menu, pipili kayo, hindi rin man sa inyo galing yun eh. Oh, I will relate to an experience by a mayor in Luzon. Kausap ko. Sabi ko, kumusta yung BUB? Pumunta rin siya doon sa, okay, may BUB, sinuwerte siya, binigyan siya ng menu, nagsubmit siya. Pagpunta niya doon, follow up, sabi sa kanya, walang available na pondo. Eh, funded yan eh. Pero sabi, walang available na pondo mayon. So, di, umuwi siya Luhaan, pagdating sa bayan niya, after 3 days o after 1 week, may dumating doon. Taga DILG. Ito, let's set aside politics ha. Kasi ano, sabi ng taga DILG, mayon, kami nang bahala sa lahat. Kami mag-follow ng pondo. Kami na lahat bahala. 20%. Sabi ko, anong ginawa mo ngayon?
Eh, kaysa mawala pa, pumayag na ako, pikit mata na lang. I'm sure some of you have experienced that. Kung sakali mang hindi, tsak talagang luluha kayo ng dugo sa pakiusap na kung pwedeng ma-release na. Di ba ganun nangyayari? But if you own the, from the planning hanggang implementation, kung kayo mismo, hindi na kayo magluluhod-luhod doon kasi meron na kayo eh. Ang BUP, sabi nyo, ang kayang ibigay, itong pinipresent sa inyo is just an expanded version of the BUP. Kasi pwede namang ilagay sa budget eh. Di ba merong item kanina, yung ALGU, assistance to the local government units, ilang billion yun? Nararamdaman nyo ba yun? Wala. Selective eh. But if we do it across the board, equitable, of course, depende sa ano, ang modality niyan, depende sa how capable are you to implement your projects. Depende rin sa plano na ipipresent ninyo. Yung iba siguro, more than 100 million makuha for this year, for next year, pwedeng mas konti. Depende sa needs. Ano? Yung needs ng municipality, kung mas malaki pangilangan, say, maganda yung project ninyo, at saka talaga malaki potential, bigyan kayo na mas malaki for, say, 2016 or 2017. Pero as long as you don't have the money, the funds, na alam natin, nandyan naman, hindi naman ito yung parang nandun sa langit na susungkitin mo, hindi, nandyan lang eh. Kaya kayo ng reason kung bakit sinishare namin sa inyo yung information, so you will know. Yung ibang mayors, gusto nyo clarify? Ano? Sige, mayor. Hello, advice ko sa inyo, malapit na eleksyon. Tuwing may magkakampanya rito, tanungin nyo rito. Parangin nyo ng commitment. Good evening, Senator. Good evening. The amount mentioned, has it to be, is that purely the prerogative, the executive, the president? Yes, we know. We asked it from the president. Is that purely the prerogative? Yes. While the power of the power, so to speak, belongs to Congress, we all know how powerful and how influential the president is pagdating sa disbursement ng funds. Lahat actually sa kanya dumadaan eh. Yan, no? Subject to the approval of the president. Lahat yan. Ito, yung special for... But even the regular budget, hindi talaga makarelease yan. Kung hindi yan yung makiusap sa DBM and then DBM, presidente pa rin, and with so many lump sum appropriations, with so many discretionary funds, kayang gawin ito. This is doable, this is implementable. I'm telling you that. I'm sure of that. I've been in Congress for so long, ang lakas ng influence ng presidente pagdating sa disbursement ng funds. Follow-up question. Cannot, in order to institutionalize that funds to be with that formula that you recommend, cannot be legislated by Congress? Well, legislated naman talaga yung national budget eh. Kaya nga General Appropriations Act. But then, yung implementation, ang laki ng influence, ang laki ng power ng president sa implementation. Because hindi naman lahat ng nandun sa General Appropriations Act, dun sa national budget, na-implement eh. But if the president so desires na, okay, sa budget, say, for 2017, or even yung existing na budget, gawin niya ngayon na bigyan natin yung lahat just to empower the local government units. I-distribute natin as such. Utusan niya lang yung mga department secretaries eh. Sabihin niya, mag-set aside kayo dyan. Then let the mayors implement. Let the governors implement. It can be done. More so, yung next, yung succeeding budget year, pwede nang isama because
there's justification because meron naman talagang algo, meron naman talagang BUB. This is just an expanded version of BUB. Kung kaya naman palang BUB, but hindi na lang gawing institutionalized or legalized natin sa budget na talagang nandyan na talaga yung fixed amount. But of course, it will vary. Ano? Hindi naman ito yung taon-taon talagang 100 eh. Pwede maging 150. Depende sa submission ng mga NGOs. Pwede merong probinsya. Kasi merong malalaking bayan na yung 300 million o cities, 300 million parang baliwala rin sa kanila eh. So, I'm not the LGU, the government, the provincial cities, towns, and barangays not represented by Congress in terms of your committee chairmanship in order to lobby for that, in order to suggest to revise the formula of distribution. Can it be possible? No, it can be done through the local development councils. LDC. Are we not represented by any committee in Congress for that matter? Well, meron ng in-encourage na sa Congress. Yeah, that's why you should lobby for this. Not only in Congress. Kasi in Congress, susunod lang sa presidente rin. Alam din naman natin nangyayari ito sa Manila. Lower house, upper house. So I'm asking this question because upon knowing this amount, yes, maybe we will not wait for the presidential election. And yeah, we lobby to our yes, you can. Because provincial chapter to Mayor Jamante, then Mayor Jamante national chapter. Yes, yes, a 2015 budget. So that this can be distributed. Yeah. Or well, we have still how many months before election? Budget call iba yun. Budget call kasi sa preparation ng budget. Tapos na yung budget call for 2016 eh. Kasi meron ng NEP na isabit na yung National Expenditure Program sa Congress, sa Lower House. They will begin deliberating on the budget for 2016. But for 2015, sabi ko sa inyo, naka-identify na kami ng 424 billion na lump sum eh. Yun lang, pwede na talaga kung makapaglabi kayo ng maayos, halimbawa sa Malacanang. Okay, sa DBM. Of course, if you lobby sa DBM, ang bottom line, magpa-approve din yan eh. Even for this year, kaya talagang mag-set aside para sa mga LGUs. But are you prepared to submit your plan? Meron na ba kayong plan na ginawa for 2015? Yung sa Local Development Council. Di ba? Meron yan eh. May basis dapat. Hindi naman pwedeng pupunta kayo doon. Bigyan nyo kami ng 100 million. Kala may justification. Yeah, ma-strengthen yung local development council dito. Senator, this is purely under the budgeting process. No, budgeting. This is purely under budgeting, no? National budget. There is no need for any amendment to the local government code. No. There's no need. Nasa budget ito eh, nasa national budget. Andiyan yung pera eh. Kasi every year, ang savings, ang laki eh. Alam nyo, before I left yung sa Yolanda, in one of the cabinet meetings, that's it, pinapa-approve ko yung 167.8 billion pesos para sa rehabilitation and recovery ng yung lahat along the Yolanda corridor, Northern Cebu included. And then the president asked, that sabi, malaki yun, 167. Distributed as follows, parang 50 billion for 2014 because that was 2014. Ang lagyan namin doon, 80 billion for 2015, 35 billion for 2016. For Yolanda Corridor lang yun. Tapos nagtanong si Presidente, Boots, kaya bang pondohan ito? And then he started, looking at the ceiling, sir, siguro 10 billion, pwede rito. Alam ko na ang laki ng savings because kausap namin yung National Treasurer and we were informed na merong 350 billion na savings from 2013. Sabi ko, Sekboots, with all due respect, kausap namin National Treasurer, huwag ka na magsabing may 10 billion here, 20 billion, kasi alam ko may 350 billion eh. Bakit hindi ma-approve yung 167? I'm sure, sino mga taga Northern Cebu, yung tinamaan ng Yolanda,
anong status ng development doon? Di ba mabagal? But there are funds. Wala. As in, wala. Pati yung ESA, nawala pa, no? Hindi pa kompleto. Inapprove ni Presidente yung 167 billion pesos for 3 years. Yung 50 billion, according to DBM, na ilabas na yon, na bigay na para sa Yolanda. Yung 80 billion for 2015, approved din yun. Inapprove niya eh. Pati yung funding, yung budget, inapprove niya. Inapprove niya kasi plano eh. Yung sinabit natin, di ba, tulong-tulong kami, because si Governor David eh, kasama namin nag-discuss yan eh. What we did, talagang consultative saka participatory, kasamang LGU, tapos nag-form ako ng clusters, binangga namin yung mga data, the mga figures, and then we came up with a common with common numbers. Ilan ba resettlement, ilan yung para sa infra, ilan and so forth and so on. And then the President approved that. I submitted that as early as August 1, 2014. The President approved it October 29. Because noong malapit na yung November 8, mag-anniversary, sabi ko, sir, paki-approve mo yung CRRP kasi issue yan pagdating ng November 8. I think we had a cabinet meeting October 1 in preparation for the first anniversary of Yolanda. Kaya na-approve yun kasi mag-anniversary eh. Kaya October 29 eh. And when it's approved, then it's budgeted. Kaya nga tinanong ko, meron ba dumarating sa inyo na mga projects? O kaya yung, kasi yung capacitated ng mga LGUs na tinama ng Yolanda, actually, sa inyo dapat ibigay ang implementation eh. Ando, nakalista naman yung projects eh. In-approve yun eh. 18,648 projects all in all. Lahat yun, projects, programs, activities. E pag in-approve yun, walang choice, walang option yung BBM 2D mag-release. But why are they not releasing? Dito may strengthen pa ito yung ano eh. Of course, bukod yung calamity fund, ano? But the mayors, kasi development eh. I hope I can contribute something. I was able to contribute something to your knowledge, ano, about the national budget, ano, na ito. Pwede nyo ipaglaban ito, maski saan kayo umabot, ipaglaban nyo, because pero natin, huwag nyo sabihin, hindi tayo kasali rito, lahat ay babayad ng tax eh. Eh yung pinaggagalingan ng budget natin, tax yan eh. Eh umasa na lang tayo, laging parang ira dependent. Kapo, Senator, yes, maraming salamat po, no? Actually, nung naipresent po yun doon sa, ano, talagang walang mayor siguro na hindi makagusto niyan. Dahil, aside doon sa IRA namin tsaka sa income namin, may malaking bagay po yun para po madagdag po doon sa mga services at saka sa ibang projects po namin sa bawat bayan. Kaya nga lang po, yun na, malaki po ang problema, no? Dahil, ang bansa po natin is composed of 16,100 islands. Tapos, tatlong ano po tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kami po dito sa Visayas at saka sa Mindanao, medyo, sabi na nila, medyo malayo, no? Malayo sa kusina. So, kung baga sa ano, kung sa katawan, malayo sa puso, di ba? So, pero, ganun pa man, natutuwa pa rin kami. Ito, mayroon yun. Maski malayo ka sa puso, kung dumarating sa iyo, ano, hindi mo na kailangan pumunta doon sa puso. Pero natutuwa na rin po kami doon na at least yung IRA namin medyo lumaki dahil sa malaki yung collection ng BIR. Tapos may BOP yung national government. Tapos ngayon may kalahay seats pa. So sana naman yung next administration mapagtuunan ng pansin na yung malaking part doon sa budget na yun, sana naman, kahit hindi ganun kalaki doon sa in-expect natin, 100 million in every towns, kahit nabigyan mo lang kami ng 10 million, malaking bagay na yun. Sige po, maraming salamat po, Senator. Thank you very much. Pero yun nga, kaya-kaya na yung bigyan ng 100 million eh, every year eh.
kailangan lang, alam nyo, kaya yun ang purpose kung bakit, you know, nakiusap ako, Mayor John, di ba? Pwede makonsultante mga mayors. Because we really want to impart to you this information. Yes, actually, ay isa po siguro sa ano, meron po kami, mas maganda kasi yung, actually, nakaano na kayo eh, nakasit na tayo ng isa kayo sa resource speaker po namin doon sa besides other classmates and grades. So isa po siguro sa output namin para gawin ng resolution, pag-usapan po namin ni Mayor Sandy and siya part din siya ng Visayas, yeah. Nagagawa kami ng resolution requesting the national government for that purpose po. Actually, in-adapt nila resolution doon sa LNP sa Luzon. Yes. So yun, i-adapt naman po namin yan, tapos i-adapt din ng Mindanao. So yes. Siguro, kahit doon 10% lang naibigay sa amin, okay na kami doon, masaya na kami. You're entitled to 100%, do not aim for 10%. Yes po. Thank you so much po, Senator. Sige, salamat. Likewise, the ERA sharing is also purely the prerogative of the executive. The ERA is nasa luyan eh. Kasi nandiyon na, yung ERA for 2015. No, if you have an additional sharing ERA to the NGO, it's the prerogative of the executive then. May controversy, kaya ka dinalabas sa Supreme Court eh. Yung increase ng ERA, kasi nga yung share ng BOC, hindi kasama eh. Hindi napasama. Pero again, yung release ng ERA, yun, alam natin, minsan iniipit, minsan re-release. Pero kung, depende talaga. Kung talagang gusto masenso yung mga municipalities all over the country, sabi mo nga, meron tayong 3 main island groups, tapos meron tayong 7,000. Pero no matter how many, kinuwenta na nga natin eh, 1,490 municipalities, 144 cities. Lahat pwede bigyan eh. Kaya nga lang, dahil hindi nyo alam kung paano ipaglaban. So, sayang. So, maraming salamat po, Senator. Request ko yung lahat ng mayors, no? Wala tayong certification maibigay kay Senator. Picture na lang. Picture nga tayo. So, picture kami sa Senator. Sige po. Gamay na malakay niya. Ito na yung Lacson, no? So, doon ay motion ng atuhang Vice President na continue na itong atuhang
General Assembly, no? Working day na lata, no? Actually, gamay na lang yung enemyo, no? Ang ato na isgutan din is, ato ang Visayas Island Cluster Conference, no? Ato Visayas Island Cluster Conference is September 2 to 4. Then, ang katong ambulance sa PCSO, o, ang katong nanay mga request, no? Kasi gusto mo kuyong nako, na, nakasit ko o September kay Chairman Maliksi, no? Naman nga ito yung checklist, niya, pag, ang willing, gusto, pero mas maigit ang magkuyong ta dito kay willing siya mo atubang sa tuwa.